ba ako magpaalam kung pwede pong mag-day off sa Valentine's Day? May date po kasi ako. Isa na siya sa pinakamabentang komedyante ng GMA Network ngayon. Pwede? Hindi ako makapaniwalang may ka-date ka! Sa kaliwat ka ng guesting at TV appearances, there is no doubt na amazing na nga ang level ng kanyang kasikatan. Mm. Mm. Oh my God! Mm. Not that close. Sir Dong might be watching. Pero alam nyo ba na si Beto, dati palang nagtatrabaho sa likod ng kamera? Tubong Antipolo Rizal si Alberto Sumaya Jr. o Betong sa malalapit na kaibigan. Panganay siya sa tatlong magkakapatid. Nagsimula ang career ni Betong sa telebisyon noong 1996 nang maging bahagi siya ng Pro Productions. Para college pa lang, yun yung gusto mong direksyon. Ano bang course mo? AV Filipino. Tagang AV Filipino, minor in mass com. So, bachelier ng arte sa Filipino. Pero nag-start ka as PA. PA. Anong ginagawa mo as PA? Nag-transcribe. Mm-hmm. Ayan, nag-transcribe kami, nag-book ng interview. Hello there mga kapuso, sa mga hindi pa nakakaalam ito po, yung talagang trabaho ko, yung bread and butter ko, yung pagiging executive producer po ng Day Off. Dahil sa pagsisikap, hindi nagtagal, naging executive producer din si Beto para sa programang Day Off ng GMA News TV. Anyway, wait guys. Basta pag may something, Mike ha, text lang. Matapos maging sole survivor, nagsunod-sunod na ang racket ni Betong sa telebisyon. May nagbabanday dito, patay na? Oo. Anong nangyari? Nasagasaan mo. Bukod sa pagpapatawa sa Bubble Gang, isn't it ironic? Ilang beses din tayong pinahalakhak ni Betong sa mga programa na one-tamad. Grabe, kilikili ko po, Wishy. May tamang balita. Michael! Birds of the same feather makes a good feather duster. At Conan, my beautician. Oh, nakilay ko lang po sila pero dapos mo lang tubig sa bahay. Nalinya man sa pagpapatawa, nakakatanggap din naman ng serious role si Betong. Tulad na lang na maging bahagi siya ng docu-series na Bayan Ko noong 2013. Alam mo, Mayor, nung bata pa kami, dito kami madalas naglalaro. Mula sa pagiging PA, malayo na talaga ang narating ni Betong na ngayon ay isa ng certified celebrity. Pero ano man daw ang mangyari, hindi niya malilimutan ang kanyang pinagmulan. Buti na nakita ko kayo! Oo, bakit? May tip ako sa inyo! Ano tip? Kaya lang, Sarge, hindi ako makapagkwento pag gutom niya. Ngayong 2017, patuloy ang pagdating ng blessings kay Betong. May napigdiman na naman yung riding in tandem! Naku, Sarge, wala akong balita dun. Tuwing Linggo, regular siyang napapanood sa Pinoy superhero adventure comedy na Superhero. Thank you, ha! Kanta-kanta mo naman, Pinky! Dream project. Kasi ang pinakamatindi talaga, challenge for me kasi yung magkaroon ng mga drama-drama. Kasi ang hirap talagang umiyak. Kasi minsan, pag kunyari umiiyak, nagawa na namin yun ni May na umiiyak. Parang yung mga tao, hindi sila nangyayari. Parang natatawapan sila. Sabi lang, totoo na po ito. May luha. Parang may luha. That's good. At least, may nilulook forward ka, no? Yes. At isa pa, misaya. Gusto kong magkaroon ng ano talaga. Ng record album. Oh, gusto, why not? Oh, yung mga... Ano, seryoso ba yan? Oo, oh, okay. Oh, pero nakinilibutan ng yung ano, mga novelty song. Sa wakas, nakalabas na rin ako sa aking coffin. Amazing ang naging takbo ng buhay ni Betong Sumaya. At ang lahat ng ito, bunga ng kanyang dedikasyon at pagtsatsaga. Kaya sa mga nangangarap ding sumikat o magtagumpay, alam nyo na kung sino ang dapat na maging hashtag career goals. Anong aral ng tunay na buhay ni Alberto Sumaya, aka Betong? Na huwag kang tumigil mangarap. And at the same time, always be thankful kay Lord sa lahat ng blessings na natatanggap mo.